At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang pang-apat na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Si Pare Adong, tamang-tamang dating niya. Pag-uusapan namin ngayon ng plano sa paggante. Oh, pare, bakit? Pare, mabuti at nadaanan kita dito sa tindahan ni Ijang. Dito ako namamalagi, pare. Dahil ayaw kong magpakita sa mga kabarangay natin. Baka kutsain tayo sa nangyari. Ako rin hindi ako nagpakita doon. Alam mo, pare, delikado tayo. Bakit mo naman nasabi yan, pare? Ano bang balita? Pare, pinagaanap tayo ng mga pulis dahil kinasuhan pala tayo ni Vice Mayor Agaton. Kaya kailangan na nating umalis dito para hindi tayo mahuli ng mga pulis. Ayos na, mga kasama! Nako, pare, patay. Nasundan ako ng pulis. Huhulin na nila tayo, patay. Ano pang ginagawa mo? Takbo na, pare. Takbo! Pare, baka barilin tayo kung tatakbo tayo. Bahala na, pare. Kaysa mahuli tayo at mabilago. Kaya, alika na, pare. Nako, pare. Huwag kang tatakbo, pare. Delikado, ha? Huwag. Men! Habulin yung tumatakbo! Nako. Barilin ninyo sa paa para hindi makalayo! Sir! Pari Asyong, ay! Ah, putok ng barilyo na. Ano kayang ibig sabihin ng putok na yon? May nagwala yata. At binaril ng Lola mga po. Lola Isyang! Lola Isyang! Bujay! Ano nagyari? May narinig akong putok ng baril. Ikaw ba yung binaril? Hindi, Lola. Si Kwan, si Baril, si Kagawa Dasyong, si Kagawa Dasyong, si Kwan. Anong Kwan? Bunyek, bakit ganyan ang itsura mo? May nag-agrabyado ba sa iyo? May nanakit ba sa iyo? Sino? Sino? Isusumbong natin siya kay Kinadon Idol, Dubino. Walang nanakit sa akin, Lola, kundi may banyos. Ano? Banyos? Anong ibig sabihin nun? Lola, si Kagawa Dasyong at Kagawa Adong, pinagbabaril, papatay. Ano? Pinagbabaril sila? Nino? Pinagbabaril sila ng pulis dahil huliin daw sila. Subalit tumabo sila, kaya ayon, pinagbabaril sila. Patay na lang sila dalawa, Lola. Bakit raw? Hindi mo nakita? Hindi, Lola. Yun ang narinig ko sa mga maritis doon sa harap ng tindahan ni Kagawag ang Hileng. Ano? Kailangang masigurado natin kung totoo. Halika, tignan natin ang mga bangkay kung totoong sila yun. Naku, Lola. Oo na tayong lumabas. Kailangan na rin nating magtago. Ano? Bakit naman tayo magtatago, Aber? Dahil narinig ko nila lahat daw ng mga kasama nila Kagawag Asyong aalistuhin. Siguradong kasama tayo, Lola. Ano? Kung ganun, ihanda mo ng mga gamit mo. Aalis na tayo dito, ngayon din. Saan tayo pupunta, Lola? Ako, doon ako sa Albay. Ikaw, doon na lang sa Tacloban. Kaya halika, bilisan mo!
Hayop ka punyag. Talagang ayaw mong tumigil. Lagi na akong nakikiusap sa'yo. Pero anong ginagawa mo? Kaya pasensya ka na lang dahil gagamitin ko ang aking kapangyarihan para mabigyan kita ng leksyon na animal ka. Ipapahuli ko ang mga kumakalaban sa amin ni Bayaw. At kasama ka na doon. Manda kayong lahat na kumakalaban. At pilit na ibagsak ang karangalan ko. Pero hindi ko kayo uurugan. Haharapin ko kayo kahit saan tayo magpunta. Dahil inumpisahan niyo ang laban na ito. Kaya tatapusin ko. Matagal na akong nagtatago dito sa bahay ng kumari kong si Mileng. Nahihiya na rin ako. Dahil mahirap din ang buhay niya. Lagi akong nagugutom dito. Sabi sa akin ni kumari Mileng, inuutang lang daw niya yung mga kinakain namin araw-araw. Dahil wala siyang hanap buhay. Kaya nakakahiya kung magtatagal pa ako dito. Kaya magpapaalam na ako sa kanya. Ah, ha? Ano yun? Parang may patrol car ng pulis na dumating. Sisilip ako sa butas ng dingding. Ha? Pulis nga. At kausap si Kumari Mileng. At may inabot sa kanyang sobre. Pera ang laman ng sobre. Bakit kaya? Anong ibig sabihin ni Tao? Salamat, Auling Mileng. Dahil naitawag mo sa amin. Nandito pala ang huhulihin namin. Ang walang hiyang kumari, Mileng. Traidor ka. Ipinagkanulo pala ako para magkapera. Tatakas na ako. Dito na ako dadaan sa likod. Bibilisan ko para hindi nila ako mahuli. Men! Sir! Halong hugin ang bahay! Move! You, sir! Hindi! Hindi ako magpapahuli ng buhay sa inyo! Barilin na ninyo ako kung gusto din ninyo! Matikos na naman ako sa radyo at telebisyon. Pati sa social media, hindi na nila ako tinitigilan. Palagay ko, pakana ito ni dating Vice Mayor Tim Proesio. Hanggang ngayon ay hindi pa niya matanggap na tinalo ko siya. Ang linteng. Kung magkukrus ang daan namin, talagang mapapatay ko siya. Teka, kumusta na kaya ang pagpapahuli ko kay Punyang? Bakit hindi pa nagre-report sa akin, Hepe? Matawagan na. Hello, Vice Mayor. Mabuti naman at tumawag kayo. O, kumusta na ang iniutos ko sa inyo? Nakita niyo na ba ang kapatid ko? Nahuli na? Yes, Vice Mayor. May problema tayo ngayon eh. Ha? Ay, anong problema ang sinasabi mo, Sarhendo? Vice Mayor, ang kapatid ninyo, lumalaman eh. May baril pala. May granada pala sindala. Isang tauhan natin ay isinugod sa ospital dahil tinaman siya. Ano? Sumpa ng mga demonyo. Saan nakakuha ng baril ang pangit na kapatid kong yan? Hindi ko alam, Vice Mayor. Paki-check yung baril ninyo. Baka yun ang ginamit niya. Nako, Vice Mayor! May tinamaan na naman ang tauhan natin, Vice Mayor! Nako, lumalaban talaga ang kapatid mo. Ayaw magpahuli ng buhay! Ano? Gawin ninyo ang lahat ng paraan para mahuli. Ipapakulog ko yan. Mabubulok na sa bilangguan ng gagang kapatid kong yan. Demunyeta talaga. Ang baril ko, kukunin ko.
at pupunta ako dyan. Sige, at Vice ako Mayor. Na mismo ang babaril sa kanya. Sige, sige, Vice Mayor. Pumunta ka na dito. Baka madagdagan pa ang tatamaan niya sa amin. Eh, sharpshooter pala siya, Mayor. Aray ko. Tinamaan niya ako, Vice Mayor. Hello? Hello, Sargento? Sargento? Ay, naku, wala na. Kukunin kong baril ko. At ako na mismo ang babaril sa punyang na yan. Teka. Ang baril ko nawawala. Eh, naku, patay. Siguradong ninagaw ng pangit na punyang na yon. Ah, mapapatay ko na talaga siya. Sinira na niya ang karagalan ko. Papatayin kita, punyang. Papatayin kita! Pare, nahuli nila tayo. Wala na tayong kawala. Hindi na tayo makakalabas dito. Huwag kang mag-alala, pare. Nakontak ko na si dating Vice Mayor Timprosio. Ang sabi niya, bibigyan daw tayo ng magaling na abogado. Hoy, kayong dalawa! Umamin na kayo! Sarinto! Ano naman ang aaminin namin? Wala. Oo nga naman, Sarinto. Anong aaminin namin? Aminin nyo na may kinalaman kayo sa pagpaslang sa Batikang Komentarista sa radyo na si Ting Laporga. Ha? Nako, Sarinto. Wala kaming kinalaman dyan. Oo, Sarinto. Wala kaming kinalaman sa binibintang nyo sa amin. Umamin na kayo kasi! Dahil umamin na ang nahuling suspect at kayong sinabing middleman. Ano? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. Kasinungalingan yan. Sige. Bibigyan ko kayo na hanggang mamayang hapon. Kung hindi kayo amin, mamamatay kayo mamayang gabi. Kaya mag-isip kayong mabuti. Diyan na kayo. Naku pare, delikado tayo. Kailangan umamin na tayo na may kinalaman tayo sa pagpatay sa Batikang Komentarista na si Ting Laporga. Ayaw ko pang mamatay, pare. Baka igaya tayo kay Gumbursa. Ayaw ko, pare. Ayaw kong patay-patay kasi yung abogado natin. Kaya aamin na lang ako. Sarinto, aamin na ako. Aamin na kami. Pare Adong! Dito sa ating barangay. Lumabas na kahiya-hiya tuloy tayo. Oo, Veronica. Dahil sa kagagawan nila kagawad Asyong at kagawad Adong, ayaw sumunod sa batas pambarangay ni Kapitan. Oo nga eh. Papaano kasi? Hindi tumitigil ang dalawang pasaway. Pati si Aring Punyang tuloy, ginamit nila. Hayun! Tinutugi siya ngayon ng mga pulis. Dalawang pulis na raw ang tinamaan ni Aring Punyang. Mag-ingat ka. Baka biglang dumating dito at gagawin kang hostage. Ano? Ilock natin ang pinto. Baka biglang dumating. Ay! Tibalang! Huh? Tibalang na buti! Ano ba yun? Aring Punyang, ikaw? Aring Punyang? Wala akong kinalaman dyan, ha? Dyan na kayo! Tining! Huwag mo akong iwan, Tining! Aring Punyang, huwag po, huwag mo akong saktan. Ay, huwag kang matakot, Veronica. Hindi kita sasaktan. Ibibigay ko lang sa'yo itong baril ng kuya ko. Huwag mong sabihin sa mga pulis na nandito ako. Hinahabon nila ako eh. Opo, Aring Punyang. Opo. Itong baril, kunin mo. Isago mo. Opo, Aring Punyang. Sige, ikaw na ang bahala sa baril na yan.
magtatagon ako doon sa silong na mesa ni Karyaw. Ay, salamat, Diyos ko. Akala ko, papatayin na ako ni Aling Punyang. Hindi pala. Mga pulis! Ano gagawin? Mamang pulis! Mamang pulis! Wala dito si Aling Punyang! Wala! Wala! Mag-iisang linggo na ako dito sa Tagloban. Ay, naku, ano kayang nangyari sa barangay namin? Baka may balita na si Lola Isaac. Tatawagan ko siya. Makikibalita ako. Oh, ayan. Nagri-ring na yung sipon. Ay, Bunjay! Mabuti naman at napatawag ka. Lola, bakit ganyan ang boses mo? May problema ka? Oo, tulungan mo ako rito sa ligaspe. Ha? Bakit, Lola? Anong nangyari sa'yo? Nagmodus ako dito . Kaya lang, nalabag namin ang batas pambarangay ng barangay Tula-Tula, ligaspe. Pinahuli kami sa pulis ni Kapitana Maria Lia Altobar. Ha? Bakit? Ano bang nalabag niyo sa batas pambarangay nila? Nahuli akong nagtatanggal ng gulong ng patrol car nila. Ano? Bakit niyo naman kasi ginawa yun, Lola? Bakit? Nakakaya kayo? Marami pa naman akong kakilala dyan sa barangay Tula-Tula dyan sa Ligaspe, Albay. Nakaramdam kasi ako ng gutom . Oh. Kaya dumiskarte ako. Hindi ko naman alam na pagmamay-ari pala yun ng barangay. Nako, hinuli ako kaagad ng mga CBO. Wala na akong nagawa dahil mabibilis tumagbo ang mga CBO nila. Kaya humingi ka ng tulong dyan. Ayaw kong mabilanggo ng matagal. Naku, Lola, wala akong magagawa. Gawa mo na lang ng paraan yan. Ha? Mag-kwan, bali-baliwan na lang kayo, Lola, para pakawalan kayo. Maghubag kayo at magtanggal ng mga damit. Ayan, Veronica, pinupuri kami ni Bayaw sa social media at sa television at radyo. Kami raw ang dapat pamarisan ng mga opisyal dahil tunay at tapat magsilbi sa bayan. Dahil wala kaming sinasantaw, walang kamakamag-anak dito, walang kumakumare, kumpare, walang asawa o kapatid. Kung nagkasala, kailangan maparusahan. Ganun ba, Cap? Oo, Veronica. Papasok na ako sa opisina, Cap. Naku, Cap! Huwag kang pumasok dyan. Dito na lang tayo magkwentuhan sa labas. Okay na dito. Dito na lang. Ayaw ko dito. Kaya halika, pumasok na tayo sa loob. Ispahin mo ay ikaw sandali. Pagkatapos, alis uli ako dahil hanapin namin si Punyang. At tuhulin namin buhay man o patay. Halika na. Huwag kang pumasok! Punyang, nandito ka. Papatayin kita. Huwag! Thank you.
Mapipigilan pa kaya ni Veronica si Kapitan na patayin si Aling Punyang? Mga mahal naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Batas Pambarangay sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora. Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!